Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Meron lang akong hindi maalis sa isip ko. Si Ponce. Si Aileen. Ate, sa tingin mo ba, kaya ako nagustuhan si Ponce dahil nasa akin yung puso ng ex niya? Hope, that's ridiculous. Kahit iba pang may-ari ng puso mo, may sarili ka pa rin utak. Ay, napagod ka ba, Bes? Napagod ka ba sa kakapunas ng mesa? Hindi. Iniisip ko lang kung bakit hindi na bumalik si Paul. Pero oo nga, ano, parang I haven't seen him all day. Kasi normally, nandito lang yun, sunod ng sunod sa'yo. Paul, well, alam talagang buwang ang puso mo para sa'kin? O nabubulag-bulagan ka lang kay Hope? Am I not attracted to you? Max, marinig ka sa'kin, ha? You're beautiful. Max, you're drunk. Hello, Ponce. Pupunta ka na ba ng Manila? Ade, ano pa? Papunta pala ako ng airport. Kamusta, my dear sister? Ewan ko ba, ate, pero parang ang lakas ng kapag ng puso ko. Hindi ko maintindihan eh. Tinan mo kaya yung itsura mo. Ang putla mo na. Waiter, tubig nga, please. Max, pakiabot, please. Thank you. Hope. Thank you. Ay! Hope, abis! Kumalma ka lang, baka mag-hyperventilate ka. Ponce! Okay na! Iniisip ko kasing i-adjust ang third floor para lumaki ang space ng bodega nyo. Okay lang ba sa'yo yan? Kaya pa ba ng budget? Pasok naman sa estimate. Dito, nandito, adjust natin. Pasok nandito? Para may space, konting space pa dito. Hanggang doon, i-adjust natin ang pasulo. So, para may extra space pa kasi sayang yung lugar doon sa pag east side. Magyon! Magyon! Lumalabas yung doktor eh. Ano pa palang nangyari? At matandaan. Ang bilis ang mga pangyayari. Pero siguro hindi naman malubha. Kunting sugat. Hindi ko alam. Wala siyang malay nung dinala namin siya dito eh. Thank you.
kumus ng anak ko. He's unconscious. May head injury ang anak mo. Sa ngayon, he has to undergo several tests para makabalot na kung sa'yo dapat himuon. Tasoy? Ano na nangyari? Si Ponce daw. Ano nangyari kay Ponce? Na-aksidente si Ponce? My God! Paano nangyari? Ano? Oh my God! Hello? Hello? Dito lang ako. Hihintayin kita.